Sa video na ito ay pag-uusapan naman po natin ang tungkol sa sakit sa puso. Ano nga ba ang 10 senyales ng pagkakaroon ng sakit sa puso? Ano ang heart disease? Ang heart disease o coronary artery disease ay tumutukoy sa iba't ibang uri ng mga sakit sa puso. Ito ay kadahilanan ng hindi tamang pamumuhay ng karaniwang tao. Ang heart disease ay dulot ng kondisyon na tinatawag na atherosclerosis na nagriresulta sa pagpigil sa pagdaloy ng dugo sa puso. Minsan, tinatawag din itong cardiovascular disease dahil nabibilang ito sa kategorya ng mga sakit sa cardiovascular system, kagaya ng atake sa puso o heart attack. Ang mga sakit sa puso ang nangunguna ding sanhi ng kamatayan sa Pilipinas at sa buong mundo. At ang mga kaso nito ay patuloy pang tumataas sa paglipas ng panahon. Ito'y sapagkat walang sintomas at senyales o kung meron man ay huli na para maagapan pa. Dahil dito, mahalaga na mapagtuunan ng agarang pansin kahit na maliit pa lamang na senyales ng pagkakaroon ng sakit sa puso. Ang mga senyales ng sakit ay naiiba-iba, depende sa kondisyon na dinadanas. Ngunit ang mga sumusunod na sintomas ay ang mga karaniwan na maaaring maranasan. Pagkabalisa, sinasabing ang mga may sakit sa puso, lalo na yung may pagbabadya ng atake sa puso, ay maaaring dumanas ng pagkabalisa o anxiety dahil ito sa takot sa kamatayan na maaaring maranasan sa kasagsagan ng atake sa puso. Pananakit sa dibdib. Maaaring dumanas ng pananakit sa dibdib ang taong may sakit sa puso. Sa katunayan, ito ang pangunahing senyales na maaaring maranasan sa pagkakaroon ng anumang karamdaman sa puso. Ang pananakit ay nararamdaman mula sa gitna ng dibdib at gumagapang papunta sa kaliwa ng dibdib. Pagkahilo. Ang pagkahilo ay isa rin sa mga pangunahing senyales ng sakit sa puso. Maaring ito ay dahil sa kakulangan ng sapat na supply ng dugo sa ulo na nagaganap dahil sa irregularidad sa paggana ng puso. Madaling pagkapagod. Ang anumang irregularidad sa paggana ng puso ay maaring magriresulta din sa mabilis na pagkapagod ng katawan. Kung kaya, hindi dapat pabayaan ang senyales na ito. Kinakailangan ang agarang pagpapatingin sa doktor kung sakaling mapadalas ang pagkapagod. Pananakit sa iba pang bahagi ng katawan. Makararanas din ang pananakit sa ibang bahagi ng katawan, particular sa batok, balikat, braso at panga. Hanggat hindi nareresolbahan ang problema sa puso, ang pananakit ay patuloy nakakalat sa iba pang bahagi ng katawan hanggang sa sumapit ang pag-atake sa puso. Mabilis o irregular na pulso. Ang pabago-bagong ritmo ng tibok ng puso at pulso ay may uugnay sa pagkakaroon ng karamdaman sa puso, lalo na kung kaakibat pa nito ang panghihina ng katawan, pagkahilo at pananakit sa ilang bahagi ng katawan. Hirap sa paghinga. Ang paghirap ng paghinga, bagaman maaari din itong sintomas ng ibang sakit gaya ng hika, ay isa ring malinaw na senyales ng pagkakaroon ng sakit sa puso. Hindi ito maaaring baliwalain, lalo na kung kaakibat nito ang iba pang senyales ng sakit sa puso. Pagpapawis. Karaniwang pinagpapawisan ng malamig ang taong dumadanas ng mga pagbabadya ng atake sa puso. Kahit pa walang ginagawa at nakaupo lang, kung maramdaman ang mga pananakit at iba pang sintomas ng sakit, tiyak na pagpapawisan. Panghihina ng katawan. Agad na manghihina ang katawan ng tao ilang araw bago o sa mismong panahon ng pag-atake sa puso. Ayon sa mga taong nakaligtas sa atake sa puso, kahit ang paghawak sa papel sa pagitan ng mga daliri ay mahirap gawin sa kasagsagan ng panghihina ng katawan. Kawalan ng gana sa pagkain. Pangkaraniwan din na kondisyon ang biglang pagkawala ng gana sa pagkain sa oras na makaramdam ng ilang mga sintomas ng sakit sa puso. Ano-ano ang sanhi ng heart disease? Ayon sa mga espesyalista sa Philippine Heart Center, ang sanhi ng heart disease ay ang pagkabuo ng plaque o plaque buildup sa labas ng puso. Dahil sa pagbabara, unti-unting nagpukulang ang supply ng dugo sa puso. Ito ay nagbubunga
sa tuluyang pagkasira sa wastong pagdaloy ng dugo. Mga sanhi ng heart disease, mataas na kolesterol o high cholesterol level, mataas na blood sugar o high blood sugar levels, sobrang stress o ang pagtago ng hinanakit. Ano-ano ang mga pagsusuri para malaman na ikaw ay may heart disease. Mas mataas ang posibilidad na magkaroon ka ng heart disease kapag may kapamilya kang may heart disease. Gayunpaman, hindi ibig sabihin na dahil nasa dugo mo ito, magkakaroon ka rin agad ng coronary artery disease o kahit anong cardiovascular disease. Para makasigurado, mabuti nang kumonsulta sa isang heart specialist. Mga karaniwan na pagsusuri. Electrocardiogram para sa pagsusuri ng electrical na aktibidad sa puso. Blood test para sa pagsusuri sa level ng taba at kolesterol sa dugo. 2D echo para sa hugis at aktibidad ng puso. Stress test para sa pagsusuri kung regular ang pagtibok ng puso. Angiogram para sa pagsusuri ng daloy ng dugo sa puso. Paano magagamot ang heart disease? Ang gamot ay maaaring maging susi upang pamahalaan ang sakit sa puso. Maaaring kailangan mo ng maraming uri nito. May ilang medikasyon na tumutulong na maiwasan ang pamumuo ng dugo na nagsasanhi ng mga atake sa puso. Ang iba ay makakatulong sa pagkontrol ng kolesterol, diabetes at mataas na presyon ng dugo. Kung ikaw ay may katanungan ukol sa iyong medikasyon, magtanong sa iyong doktor o parmasyotiko. Alamin ang iyong mga gamot. Ang mga gamot ay inireseta ng may tamang doses para sa iyong kondisyon sa puso. Ito ay magkakabisa lamang kung iinumin ayon sa ipinag-uutos. Inumin ang mga medikasyon sa puso sa parehong oras araw-araw. Ito ang magpapanatili ng maayos na level ng dami ng gamot sa iyong dugo. Gumawa ng kaugalian. Ang ibang mga gamot ay magandang iniinom sa sikmurang walang laman. Iba naman ay iniinom ng may pagkain. Ang medication organizer ay makakatulong na mainom mo ang iyong mga tablets sa tamang oras kada araw. Maaari mong iset ang iyong relo na mag-beep kung oras na para inumin ang iyong tabletas o maglagay ng tanda sa frigider o salamin ng banyo. Pagkaya sa mga side effects, ang ilang gamot ay may side effects katulad ng pagduduwal o pananakit ng ulo. Kung ikaw ay mayroong side effect, maaaring bawasan o baguhin ng iyong doktor ang iyong medikasyon. Huwag itigil ang pag-inom ng medikasyon o kusang babaan ang iyong doses. Ito ay maaaring magdulot ng bigla ang problema sa puso. Mag-ingat sa mga interaction ng gamot. Ang mga bitamina, suplementong herbal at ibang over-the-counter na gamot ay maaaring maging mapanganib na inumin kasama ng iyong mga gamot sa puso. Sabihin sa iyong doktor ang tungkol sa mga produktong iyong iniinom, kahit na mga simpleng lunas para sa sakit sa ulo, allergies, sipon at hirap na pagdumi. Mga payong pangkaligtasan. Bilin ang lahat ng inireseta sa isang butika. Ito ay upang ang iyong mga record ay nasa isang lugar lamang. Humingi ng fact sheet o iba't ibang impormasyon ng pasyente sa iyong parmasyotiko o doktor kapag nag-umpisa ka na ng panibagong medikasyon. Sabihin sa iyong doktor at parmasyotiko kung ikaw ay may allergy sa alinmang gamot, hindi kung ikaw ay buntis o nagpapasuso. Mag-order ng refill ilang linggo bago pa ito maubos. Magdala ng maraming tabletas kung ikaw ay maglalakbay. Itago ang medikasyon sa malamig, tuyo at madilim na lugar. Pagkailanman ibahagi ang iyong medikasyon sa iba. Bigyan ng kopya ng listahan ng iyong medikasyon ang iyong asawa o malapit na kaibigan. Mga hakbang upang makaiwas sa sakit sa puso. Ang pagpapanatili ng malusog at masigla na katawan ang isang paraan upang maiwasan ang heart disease. Maraming pagkain, bagay at mga nakaugaliang gawain ang maaaring magdulot ng naturang karamdaman. Narito ang mga hakbang upang maiwasan ang pagkakaroon ng sakit sa puso.
magkaroon ng heart healthy diet. Mataas ang tsansa na magkaroon ng sakit sa puso ang mga taong may high cholesterol. Kaya hindi kagulat-gulat ang pagkakaroon ng sakit sa puso ng isang tao kung ang level ng cholesterol nito ay lampas sa 200. Gayun din ang pagkakaroon ng mababang good cholesterol levels at labis na dami ng bad fat. Kaya ang pagkain na wala o kakaunti ang taba at mababa ang nilalamang cholesterol ay makakatulong upang makaiwas sa sakit sa puso. Dahil ang taba at cholesterol ang karaniwang bumubuo ng bara at nagpapakipot dito na naiipon sa mga ugat ng puso. Makatutulong din na mapaayos ang level ng cholesterol sa katawan sa pagkain ng fiber-rich foods kasama na ang regular na pagkain ng prutas at gulay. Kung kakain ng karne, piliin ang tinatawag na lean meats o karne na hindi mataba. Sa halip na baboy, kumain ng isda. Umiwas din sa pagkain na sobrang alat at sobrang tamis. Patutulong din ang pag-eehersisyo araw-araw. Umiwas sa paninigarilyo at pag-inom ng alak. Ang paninigarilyo at labis na pag-inom ng alak ay ilan sa mga sanhi ng sakit sa puso na maaaring iwasan. Ang sobrang pag-inom din ng alak ay nakakapagpataas ng presyo ng dugo at maaari ring magdala ng sakit sa atay. At mas malapit naman sa peligro ng atake sa puso ang mga taong smokers kumpara sa mga taong non-smokers. Kaya makatutulong ang pag-iwas sa mga bisyo upang mapangalagaan ang katawan. Gawing normal ang presyon ng dugo. Isa sa karaniwang sanhi ng sakit sa puso ay ang mataas na presyon ng dugo. Para makatulong sa pagkontrol ng presyon ng dugo, mag-ehersisyo, kumain ng tama, magkaroon ng positibong pananaw sa buhay, maging kalmado at kung ipapayo ng doktor, uminom ng gamot para dito. Ang pagkakaroon din ng aktibong pamumuhay tulad ng pag-exercise ay isang paraan para makalayo sa sakit sa puso. Bukod dito, ang madalas na pag-eehersisyo ay nagsisilbing panangga ng iyong katawan sa iba't ibang uri ng karamdaman. Susi sa pagpapapayat at magandang hakbang upang makaiwas sa stress. Manatili sa tamang timbang. Kapag overweight ang isang tao, ito ay nagdudulot ng stress sa puso. Kung ang isang tao naman ay nasa tamang timbang, siya ay makakaiwas sa high blood. Kumonsulta sa doktor para malaman ang tamang timbang, alinsunod sa gulang at katangkaran. Bibigyan ka rin niya ng mga payo ayon sa iyong eksaktong kondisyon at gamot kung kinakailangan. Umiwas sa stress. Madalas din ipayo ng mga doktor sa mga taong nasa peligro ng sakit sa puso ang pag-iwas sa stress. Dahil ang stress at galit ay may masasamang epekto sa puso at maaaring magdulot ng sari-saring sakit. Alisin ang mga bagay o layuan ang mga sitwasyon na nagsasanhi ng stress. Kung kinakailangan, maaaring ilabas ang tensyon sa pag-eehersisyo o matutong mag-meditate. Tandaan na ang payapang utak ay nakakatulong sa pag-iwas sa mga seryosong sakit. At kung nakatulong sa iyo ang video na ito, don't forget to like, subscribe, and hit the bell button para lagi kang updated sa mga bago pa nating kaalaman. I-share mo na din ang video na ito kung nais mong makatulong pa sa iba. So maraming salamat sa iyong panonood. Bye!